Hello mga kosa, dahil nga sa nakasimulan natin ipakita at ipaalala sa mga batang 90s ang alamat ng Pro Jordan Cole na Phantom Foul na sumikat noon, mga kosa, alamin naman natin kung paano ito nagsimula at kung kasali ba ito sa sinasabi ng ilang legend tulad ni Will Chamberlain na they have to change the rules for Michael Jordan in order to dominate. Bago ang lahat mga kosa, no, ano ba ang Phantom Foul? Mga kosa, ang Phantom Foul ay halos kaparehas o kasubato ng clapping. Ngunit ito ay binibigay mismo ng referee upang paboran sa tawag ang isang player. Habang mga kosa, habang ang clapping naman ay you need to act like you're getting hurt para bumenta to deceive the referee na ginagamit ng mga madaming NBA player para makuha ng offensive foul since 1980s and 1990s to change the time of the game. Mga kosa, no? Kailan nagsimula ang Phantom Foul? Mga kosa, kilala ang dekada 80 bilang mga physical player at sa pagpasok nga ni Jordan noong 1986 ay nagsimulang maging miserable ang paglalaro nito sa mga hard foul na ibinibigay sa kanya lalo nang makalaban niya ang Bad Boys Piston ni Isaiah Thomas. Mga kosa, ayon sa kwento, no, mismo ng ilang insider at mismo si Isaiah Thomas, every time Jordan got hit ay nagre-reklamo nga ito sa management to take action na natatanggap niya sa hardcourt, no? Sa panahon na ito, na ay unti-unti siyang nagiging mukha ng NBA at maraming endorsement at mga taong gusto siya makita na nagpapataas ng marketing ng NBA noon. Ito ang dahilan para pakinggan siya at ipatawag ng ilang player sa isang meeting. Kaya sa dahilan na yon ay nakinig sa kanya ang NBA at isinilang ang Phantom Foul upang ibigay kay Jordan ang advantage when taking a charge at makakuha ng pito ng referee. Mga kosa, dahil nga dito mga kosa, laging nakahandang pumito ang referee sa tuwing papasok si Jordan para ibigay ang foul dito. At pag nagkaroon ng konting kalabit, ha, kalabit lang sa katawan ni Jordan, mga kosa, ha, eh halos, ha, hindi magkamayaw mga referee sa pagpito, nakalabit lang, ha, to give the foul for Jordan, okay? Minsan pa nga mga kosa, ha, eh halos ayaw na siya gawahan ng bantay niya dahil nga sa pagiging untouchable nito sa mga referee. Ito, mga kosa, ha, ang in-expose ni Isaiah Thomas, isang panayam sa kanya. At noong 1998, kung saan ang laban ng finals ng Bulls at Utah Jazz ay muling nakibabaw ang tinatawag na Phantom Foul sa dami ng tawag na foul in favor to Jordan. Walang duda na isa sa magaling na player si Jordan, ha? Ngunit ang impluensya niya sa laro ay lubang nakapekto sa pagbabago ng NBA noong dekada 90. At di natin may tatanggi, ha, na nakinabang siya sa ilang pagbabago nito tulad na nga lamang ng pag-usbong ng tinatawag na Phantom Foul na kilala as Pro Jordan Cole. Sa susunod mga kosa, abangan nyo ang ating episode dito sa ating Clutch Point PH with Kosa dito sa ating Breaking the Fanatics Code or Narrative, okay, about this issue, okay? So mga kosa, hindi natin sinisira si Jordan, ha? Sinasabi lang natin yung mga reports, mga issue noon at mga pangyayari na hindi na naabutan ng ilang mga Jordan fanatics at ng ilang mga fans na nabulag sa galing ni Jordan, no? Hindi naman natin sila masisi, no? So, ito yung mga issue na hindi na highlights. Okay? Sa